Nandito na ang ating pinakakaabangan. Uwe! Uwe! Iba yung boses ko eh. Iba talaga dun sa original eh. Eto na mga best, kasama na natin, Miss Glyza De Castro! Hello! Hello, good morning mga best! Yes! Ang daming fans! Ang daming fans. Good morning! Good morning po. Good morning at maulan na morning ah. Yes. Maulan at mahangin na morning. Correct. Alam mo, believe na talaga ako sa'yo. Ah, kasi alam mo, ang daming mga, kung tutuusin, mga empleyado, di ba, na hindi nakapasok. Kasi nga, ang daming mga struggles na pinagdadaanan, yes, like baha. Pero nandito si Glyza De Castro at kasama natin ngayon. Siyempre, siyempre. O, di ba? Maraming nag-aabang ngayong araw na to. Correct. At masaya ako makabalik ulit. Ah, alam ko, ang first time ko dito, sobrang tagal na. Oo, siguro bata mga... Bata pa yata ako. Ako din eh. Siguro mga, ano pa ako, nagtatambsak pa. Hindi, alam mo, grabe talaga. Ang dami nag-aabang sa'yo. Kasi ang dami gusto mag-confirm kung magkamukha daw ba talaga tayo. O, ikaw nga alam sasagot. Alam mo, feeling ko, parang may resemblance na eh. Sa buhok lang. Sa buhok pa lang yan ah. Sa mata, sa ilo. Oh, di ba kakakapagupit ko lang? Oo nga, charot. Tama. Sakto. Pinagandaan ko talaga tong araw na to. Nakakaloka. At ngayon nga, kasama natin si Glyza De Castro. Dahil marami siyang mga gagawin, marami siyang mga ganap sa buhay. Bukod sa kanyang, ewan ko, hindi ko, walang balita sa love life ni ano, Glyza. Ayun ang walang ganap. Ah, we. Pero alam ko marami ang mga. At alam mo, kung ikaw ay naka-follow kay Glyza, no? Pwede mo rin mapanood ang ating live na live interview sa Facebook Live ng Yes the Best Manila. And live din tayo sa Yes the Best app. Kaya download na kayo sa inyong mga mobile phones. At syempre, eto na, kausapin na natin si Glyza sa kanyang bagong pasabog. Yes. Diba? Kahit tag-ulan, nakakatuwa ka talaga, grabe! Nag-aabang ako, ano kayong mangyayari? So, pinaghandaan ko din tong araw na to. Kaya, ayan, nandito na si Glyza. Yes. At mag-hello ka muna sa lahat ng mga best natin na nakikinig at nanonood ayan, sa atin. Sa lahat ng mga best natin dyan, nasa bahay man kayo, opisina kayo, o nasa jeep kayo, pa-uwi, o papuntang opisina na wala kayong magawa. Kundi pumasok na lang. Correct. Hello sa inyo. Ayan, good vibes lang. Oh, di ba? Good vibes lang talaga. At syempre, ito ang hatid sa atin ni Glyza ngayon. Meron kang bagong album. Yes. At nakakatuwa kasi, alam mo, Bes, hindi to, this is not your ordinary album na napapakinggan natin love song. Hindi ganun. Mm-hmm. Iba ang vibe sa atin ni Glyza De Castro. Actually, kundiman siya eh. Millennial na kundiman. Ayan, maganda yan. Kasi diba ang kundiman ay sineserenade ka galing sa mga art song yan. Itong mga songs na to, sa totoo lang, galing siya sa mga tula. Mm-hmm. Lalo na yung apat na songs, original songs. Mm-hmm. Galing siya sa tula na ginawan ko lang ng melody, ginawan ko ng tono. So, naging isang buong kanta siya. Mm-hmm. Tapos yung apat na kanta rin dyan, baliwalo yan eh. So, apat na original, tapos walong revival songs. So, mabanggit mo lang, ano yung isa sa mga favorite line mo na verse from a poem na pinaka-paborito mo na masasabi mo talaga ito talaga nakakatagos sa puso lalo na ng mga tao na makakarinig ng kanta mo. Yung masasabi ko na yung title ng album ko, yung Magandang Simulain, galing naman yun sa isang song din dito, isang track dito sa album. Ang chorus niya, meron siyang line na wala ka man sa aming tabi, pangako mo'y ikukubli, ang magandang simulain mo'y ang magandang simulain mo ay ikukubli. Ayun. wala ka man sa aming tabi, pangako ay di pa huli, ang magandang simulain mo ay ikukubli. Oh. Yun. Galing naman yun sa lolo ko. Kasi, ang ganda. Oo, galing sa kanya yung mga katagang yun. Yung magandang simulain na kapag ka may maganda kang sinimulan, maganda mo rin siya tatapusin. Mm-hmm. Ibig sabihin, everything naman na ginagawa natin sa buhay, kapag maganda yung intention natin, maganda rin yung balik sa atin. Correct. Pero, ang ganda. At saka parang it means na, kumbaga, siguro sa ibang meaning, yung we can pass, yung good deeds. Yes. Na hindi natatapos sa isang tao yung paggawa ng kabutihan. Tama. Correct. Napakalalim mo pala, Glyza. So deep.
deep. Lolo ko yung malalim eh. Alam mo, mahilig talaga yun sa tula eh. Dati kasi, isang bahay lang kami nakatira sa Valenzuela. Tapos, minsan, pagka bababa ako, maaabutan ko siya, nakaupo mag-isa, nagkakape, tapos tumutula, akala ko, ano nangyayari? Nagsasalita mag-isa, yung pala meron siyang book doon, tapos tinutula niya yung mga, anong yun, yung libro niya. Napakaganda. Yung namana namin sa kanya. Oo. At marami nagre-request. Dahil ikaw ang pinaka in-demand, lalo na yung pagiging Sangre Pirena mo. Talaga ba? Oo naman. Marami nagre-request. Pasample nga daw ng mala Sangre Pirena. Ah. Na ano, Abisala, mahal na sangre. Mga ganun. Ah, kunyari ako, babati ako. Abisala, mahal na Sangre Pirena. Abisala, best. Gusto ko yung Abisala, bes. Ay, alam mo, yung isang character doon, si Lira, ginagamit niya talaga yung word the best. Sa ano? Sa mismo dialogue niya. Ah, talaga? Kaya yung mga taga-Encantadia, nahahawa rin sa kanya. Mm. Eh, since kami yung magkasama ngayon, malamang mahawahan niya ako. Oo. Ng mga salita niya. O, diba? Pati si Lira, nakikibes na din. Nakikibes si Lira. Maganda talaga yan. Kasi, alam mo, yan talaga yung maka-millennial talaga na tawagan natin. Eh, magandang diba? Simula rin yan, yung best na yan. Correct. At syempre, invite mo na ang ating mga nakikinig na bumili, of course, ng iyong album na napakaganda ng cover. Oh, ito yun. Ito ang aking latest album under Bully East Records, Ang Magandang Simulain. Meron siyang 8 kanta at lahat 'yan OPM pala, lahat 'yan Tagalog songs. Wow. Yes. Diba? We love OPM. Pagpupugay sa mga nag-umpisa ng ating pinapakinggan hanggang ngayon. Diba? Maganda 'yan, 'di ba? Kaya kayo huwag kayong masyadong